in the House today was deliberate and it was powerful. And I did it on behalf of every Filipino person whose human rights have been abused by the government of President Marcos and the government of President Duterte before him. Mga kabibig, grabe, nangyari ito sa Australia ha. Yung pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos noong nag-speech si Pangulong Bongbong Marcos sa Australian Parliament Building. Nako, may nag-isa or may nagtaas ng placard si Senator Janet Rice. Grabe mga kabibig. As in, talagang yung nag-speech na si Janet Rice. Nako, gigil na gigil. Sabi niya, I did it on behalf of every Filipino whose human rights has been abused. Nako, napanood mo na ba ang speech ni Janet Rice? Ni Senator Janet Rice? Nako mga kabibig, grabe, hinangaan siya na maraming dilawan. Pinalapakan si Janet Rice na maraming dilawan. Sabi ni ng mga dilawan, ito ang senador na kailangan ng Pilipinas. Pero wala sa Pilipinas si Janet Rice, nasa Australia. So hindi siya pwede maging senador sa Pilipinas. Kasi kabibig, kailangan namin ng senador na ganito kapalaban, na ganito talaga pinaglalaban niya ang human rights. Human rights nga ba? Human rights nga ba ang pinaglalaban niyo? Eh, hindi nga kayo makapag-alay ng prayer sa mga namatay na sundalo na nakipaglaban sa mga mauti? Hindi nga kayo nag-light ng candle, nag-rosario para sa ano, sa mga soldiers natin na nakipapaglaban sa mga NPA? Di ba mga kabibig? So, kayo nga palakpak kay Janet Rice. Hindi natin alam kung bakit galit si Janet Rice. Nakapunta na ba sa Pilipinas si Janet Rice? Kung hindi siya nakapunta, eh bakit ganyan siya kapalaban? Bakit ganyan siya strong? Bakit, ano ba ang nakuhang information ni Janet Rice? Na ganun siya tawag dito, tagalit-galit kay Pangulong Bongbong Marcos. May karapatan ba si Janet Rice magalit? Ay, nako mga kabibig. Ang dami talaga. Oh, sabi ni Janet Rice, ha, under President Marcos Jr., corruption in the Philippines is getting worse. There are hundreds of political prisoners and anti-terrorism laws are used as legal cover for extrajudicial killings. Yet the Australian government invited him to address the parliament today. Shame. Stop the human rights abuses. Talaga ba? Sabi ng mga netizen, shout out daw sa ICC. Kasuhan na daw si Pangulong Bongbong Marcos. Silang dalawa ni Duterte ang dapat kasuhan sa ICC. Hala? Iba talaga ang mga interpretasyon ng ibang dilawan ba? So, napanood nyo na ba ang video ni Miss Janet Rice? Panoorin natin kabibig ha. Watch this video. Human rights matter and they matter for every person in the world. I am proud in this parliament over the 10 years I've been here to be speaking up for the human rights of people across the world. Whether it's the Philippines, whether it's Tibet, whether it's West Papua, whether it's Palestine, and here in Australia. The action I took in the House today was deliberate and it was powerful. And I did it on behalf of every Filipino person whose human rights have been abused by the government of President Marcos and the government of President Duterte before him. I learnt and I heard firsthand about what is going on in the Philippines, where I learnt about the extrajudicial killings, where people on trumped-up charges are red-tagged and then they are hunted down and they are killed, where human rights lawyers are shot at point-blank range as they are driving through the streets, where workers, because they have the temerity to engage in fighting for their rights, are killed, where environmental defenders, because they have the temerity to be fighting for justice for their community, fighting for their rivers not to be polluted, fighting for their lands not to be taken from them, they also are killed. I am struck by I'm having a sense of motion moved against me for abusing parliamentary rights, when human rights did not rate a mention,
when both the Prime Minister and the Leader of the Opposition in their speeches today did not mention human rights at all. They are completely whitewashing, sycophantic towards the President. Human rights matter, and they matter for every person in the world. I am proud in this parliament over the 10 years I've been here to be speaking up for the human rights of people across the world, whether it's the Philippines, whether it's Tibet, whether it's West Papua, whether it's Palestine, whether it's and here in Australia. And I will continue to do so, and I will take every opportunity open to me in this place to be speaking up for human rights, speaking up for people who deserve to have the right to live a peaceful life, to be able to have their rights respected. O, napanood nyo na. May karapatan nga ba si Janet Rice para magwelga, magtaas ng placard, mag-speech ng ganoon? Ah, sabi ng iba, nako, Senator Janet Rice, unahin mo muna ang problema sa bansa niyo kumpara sa problema sa Pilipinas. Kami nga, naghihingalo na kami sa sobrang taas ng rice dito. Tapos ikaw, dumadrama-drama ka pa dyan. Unahin mo ang problema sa Australia, Day. Yun ang mga komento ng mga ilang netizen. Ilang mga netizen na nagsabi na ang mga senador na katulad nitong si Australian Parliament ang dapat hangaan, igalang at ibahay sa isang Marayang gusali. Hindi yung walang ginawa kundi magsuklay ng bigote, umiyak, magtago ng dokumento, at humihod ng puwet ng presidente. Sayang ang 100% attendance ko, no? Grabe si Janet Rice, mga kabibig. Oh. Ito, trending ngayon si Janet Rice dahil sa kanyang ginawa. At alam nyo ba, ang mga dilawan na mga supporters si Janet Rice ay talagang nirepost ang kanyang video, nagpapasalamat kay Janet Rice, hinangaan si Janet Rice, na sana, imbitahin na lang natin si Janet Rice para pumunta sa Pilipinas. Para magbigay siya ng speech, ang problema, may makikinig ba kay Janet Rice? Ang dami na ngang mga lefties, ang dami nga mga dilawan na may ipinaglalaban sila tungkol sa Pilipinas, na mga magnanakaw sa mga Marcos, na si Duterte ay isa sa mga dapat ipa-ICC na. Pero ano bang nangyari? May movement ba? Wala. Parang pinagtatawanan lang. At ito ha, ito ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. I think this is the answer of Pangulong Bongbong Marcos kay ano? Kay Janet Rice. Sabi niya, ito oh. Parang, feel ko talaga si Pangulong Bongbong Marcos pagpunta niya doon ba, anong, alam niya naman na mga ganitong klaseng Janet Rice. Madami yan sa Pilipinas, Janet Rice, oy. Madami niyang ganong klaseng mga senador, mga congressman, or kung sino mang nakaupo. Mas malala pa nga yung mga taong mag-bash kay Pangulong Bongbong Marcos. So, dead man na lang si Pangulong Bongbong Marcos kay Janet Rice. kahit ano pang isisigaw ni Janet Rice, wala siyang magawa kasi Australiana siya. Hindi naman siya Filipino citizen. Ikabibig, si Janet Rice ay concerned lang sa mga Filipino. So, bigyan natin ng ano ba, ng chance si Janet Rice na marinig ang kanyang sentimiento. Kasi galit siya kung bakit binigyan ng chance si Pangulong Bongbong Marcos magsalita sa Parliament Building. Bakit? Dapat tanungin niya ang kanyang mga kapwa senador kung bakit siya, kung bakit inimbita si Pangulong Bongbong Marcos at pinagsalita doon. Diba? Pero dapat sana, before sila nag-decide, nag-usap-usap sila. So, yun lang kabibig. Ano ang iyong komento tungkol dito? May point naman si Janet Rice. Gusto lang niyang ipabatid na mga Filipino, hindi kayo nag-iisa fighting for human rights. Well, on the other side naman, wala siyang karapatan magsabi tungkol doon kasi hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa Pilipinas. Depende lang kung may chuchu sa kanya. Depende lang kung may nagbibigay ng impormasyon sa kanya. Ang problema kung ang impormasyon ay mali-mali. Diba? Dinoktor. O, yun lang mga kabibig. Bye everyone. See you next time.